Ito nga pala yung ano, kanta na Banal na Aso, Santong Kabayo ng Yano. Pakita ko sa inyo kung paano stramin. Lalo na doon sa mga beginner na hindi alam ko paano kumapa ng strumming pattern sa mga kanta. Halimbawa, kagaya nitong plucking. Diba? Intro nito yung ganun. Diba ganun intro niya? Ang gagawin ko naman, ipapakita ko sa beginner kung paano yung strumming. Paano istramin tong kantang to. Ganito siya. E minor, C major 7. Yun ang chords niya hanggang huli. Ganito siya. Ganito ko sa verse. Ganun lang. Karap ko sa jeep ang isang ali, pwedeng strumming yung ituturo ko lang muna yung pala yung ano strumming ng pababa muna lahat. Karap ko sa jeep ang isang ali, nagro-rosaryo tanya'y nakapikit, pwedeng ganun lang siya hanggang huli. Bawa. Banal na aso, santong kabayo, natatawa ko, hihihihi. Yun na, strum niya, pababa lang yun. Pababa lang siya. Banal na aso, santong kabayo. Pero kung ayaw ninyo ng ganun, edi yung kumbaga ba sa ano, ilalagyan natin ng hindi laging pababa, edi lalo doon sa mga beginner. Tapos ay parang pangit naman, bagay pababa ang strum, parang tanga. Hindi. Ano siya? Gagawa natin ng ano, pattern. Yun eh. Yun, ganun siya. Yun yung pattern ng strumming niya. Kagaya na lagi ko sinasabi, isang chord, isang strumming. Yun, pwedeng ganun. Isang tali. Ilang strumming pattern niya. Yun, tapos lipat ng chords. Ganun ulit strumming. Yung pattern niya. Yun yung gagawin nyo hanggang huli. Kaya lagi ko sinasabi, yung pattern, huwag nyo wawalain yung pattern na yun. Pag ano yung pattern nyo nung una, yun na yung gagamitin nyo hanggang huli. Yun yung kalimitan sa mga kanta, puro ganun. Isang pattern ng, ewan ko lang kung alam nyo na nakararami, pero sa inyong nangyari sa experience ko kakakinig ng mga kanta, na lamang ko na yung isang strumming lamang, isang strumming na pattern ang gagawin sa isang chords. Kahit nalipat siya, strumming pattern yun pa rin.